yan is talagang bukalakad yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan, walang pera yan. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Ito ang paratang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating Senador Antonio Trillanes matapos silang magharap sa Quadcom investigation noong nakaraang linggo. Ipinagtataka ng dating Pangulo kung bakit tila ginigipit sila ng Malacanang. Nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na isa itong hallucination o guni-guni lang ng dating Pangulo. Ipinagtanggol naman ng mga kongresista ang dating Senador. Consistent naman po yata yung reputation niya na he has been a fiscalizer ever since. So I really don't know him that well. Pero syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. 2016 pa, bago pa naging presidente, si former President Duterte, sinasabi na ni Senator Trillanes, no? So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue, no? Sa dating Pangulo. Dahil hindi naman ito nasagot din ng dating Pangulo ng mga nakaraang taon, lalong-lalo na naging presidente siya. Wala pang komento si dating Senador Trillanes sa pahayag ni Duterte. Ayon naman sa kakampi ng dating Pangulo na si dating Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, wala namang bago sa pagharap ni Trillanes sa Quadcom. Wala rin anyang batayan ng mga lumabas para sa anumang kasong pwedeng isampa laban sa dating Pangulo. Git pa niya, suportado ng maraming Pilipino ang war on drugs ni Duterte. Kaya hamon niya, sampahan na lang ng kaso ang dating Pangulo. Itinutulak din ni Alvarez na muling tumakbo ang dating Pangulo sa 2028. Sagot ng mga kongresista, good luck po. God bless. Para sa Agenda, Zandro Ochona, BNC.